Hello and welcome po muli sa ating channel, Kuya Berto. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please click subscribe right now, yung button na yan sa ibaba. Please click that subscribe kasi marami pa po tayong pag-uusapan, napakahalaga, lalong-lalo ngayong panahon ng pandemic. Kasiyahan, katuwaan at kaalaman para sa ating mga kababayan. Okay, so tuloy na po tayo. Good news mga kababayan na nakakuha ng unang tranche ng ating SAP or yung Social Amelioration Program, no, na nakatanggap ng mga benepisyo mula sa DSWD. So ang good news po ngayon ay sinisikap ng DSWD na hindi na tayo kailangan pang pumila doon sa mga barabarangay at kung saan ay nagdudulot ng kadelikaduhan dahil sa social distancing. Dahil inilunsad po ng DSWD ang Relief Agad application. So, meron po itong mga mobile application at pwede rin naman po sa website. Sa website po, ito po ang ating gagawin. Napakadali lamang po. Pwede mong i-check muna ang Frequently Asked Questions of Fact section para sa karagdagang mga impormasyon. Okay? Pumunta lamang po tayo sa reliefagad.ph. Then, click lamang po natin yung magsimula. Huh? Yan. Pagkatapos po niyan is click mo lang ay mag-register. So, sa mobile po, itong area na to, ito po yan na view sa camera na kung saan i-scan mo lamang yung barcode ng iyong social amelioration card or yung SAC. Okay, so pag-scan mo yon, dapat mababasa yon. Pag hindi mo mababasa, pipindutin lang po natin ang manual entry ng SAC or SAC. Okay, so gaya dito, since ito ay computer ang ginamit ko, ang gagawin ko lang is pindutin ang manual entry ng SAC. So pag pinindut ko po yan, ayan, so fill up lang po natin itong mga details na kailangan. Halimbawa, yung rehiyon, probinsya, lungsod or bayan at ang SAC number. Again, ingatan po ninyong mabuti ang SAC number po ninyo para hindi po ito na makuha ng iba. Okay? So, fill up ko na yung sa akin. For example, may isa sa Cavite and sa Imus and SAC number. So, itago ko po yung SAC number dito para hindi po, ayan. Then, pag okay na po, ayan. So, mag-green naman po itong tab na to, itong next button. So, kapag okay na po yung ating siguruhin po natin na tama yung ating fill up. Pag okay na po, click next. And dito po naman ay ang details nyo po, no? Ang details nyo po. So, apelyido, pangalan, and so on and so forth. So, just fill up po yung mga details na kailangan. So, birthday, and so on and so forth. So, itatago po yung details na para sa akin, para sa security. And then, the next na gagawin ay kapag na-complete mo na po yung mga details na kailangan, just click next. At dito naman po, kung meron po kayong mga member ng pamilya, dapat meron. Ang gagawin lang po natin is, click lamang po yung plus sign na to. And, fill up lang po natin itong mga details na kailangan. Ayan, so, limbawa po ganito, ang details po na kailangan dito ay apelyido ng iyong beneficiary, member, pangalan, ginang pangalan or middle name, suffix, so kung mayroong the third, junior, so on and so forth. At ang kung kaano-ano mo siya, relasyon sa puno ng pamilya, petsa ng kapanganakan, kasarian, trabaho, yon. So, fill up lang po natin yan at kapag naging okay na, ang gagawin lang po natin is click lamang po natin ang save. Okay, so pinilapan ko na po. Ayan, save. Ngayon, kung meron ka pa po, so kung mapapansin niyo po itong sa unahan, nagkaroon na ng linya, nagkaroon na ng portion na may nakalagay po diyan babae kasi meron na po dinagdag. Ang idadagdag ko po ay dalawa, same press lang po ang gagawin ko. Just pindot lamang po itong plus sign na to or add sign at the process still the same. Para wala lamang po yung proseso. Ayan, so tatlo kasi sila, so tatlo ang aking gagawin. Ayan, so kompleto na po ako, no? So, finastrack mo na lang. Kapag okay na pong lahat, make sure na okay po siya. Kapag mayroon pong problema, just press or click po itong pen na to. Click po ang edit. Okay, pag wala naman, just continue lang po at click next. Ayan, so, pag-click next dito mo, ay napakahalaga po nito. Pipili tayo ng paraan ng pagtanggap ng pera. So, ang mga pagpipilian po dito ay ang Paymaya, GCash, mga bangko at iba pa. So, ang sa akin po ay, ang pinili ko po dito ay bank.
Ang pipiliin ko po dito ay bank kasi gusto ko sa bank mapupunta. Okay? So meron pa dito iba-ibang pipilian. So ako bank, BDO. Ilalagay mo po yung account name, no? Yung pangalan sa account. Okay, wag na wag po kayong magkakamali dito kasi makakaroon po ng problema. At syempre napakahalaga din po yung bank account number. Dito triple, quadruple yung pag-iingat po tayo dito para hindi po tayo magkaroon ng problema. Okay? And kapag okay na, just click submit. Okay? Pag click mo yung submit, tingnan nyo po, nasa last process na po ako nun. Click submit. Okay? So ngayon, titingnan po natin, mayroon pang review na magaganap po dito. Tingnan mo yung mga details na in-input mo. Lahat ng mga in-input mo is makikita mo dito. Dapat ma-review mo siya kung may mali ba siya or ano man. Sapagkat pag halimbawa na-save mo na siya at inulit mo siya, magkakaroon na siya ng error. No, kapag sinabi po kasing na-input mo na siya tapos may mali ka pala, nag-save ka na, nag-process ka na, is makakaroon siya ng error. Okay, halimbawa to is okay na ako. I-scroll down ko lang kasi marami pa akong mga nakalagay sa baba. So, maging maingat po tayo dito, no? Kapag may mali, i-edit mo lamang po ito po sa lower left corner. Kapag okay na po lahat, just click this box na nag-agree ka na pinatotohanan mo ng lahat ng kasulat dito ay tama at pawang katotohanan lamang. At pag okay na, just click finished. And ang gagawin po ng system is magsesend ng number sa'yo na ng code sa cellphone na ginamit mo po. So ito po dito may nakalagay po dyan na cellphone number. Yan yung kung saan may dilaw. So may nakalagay po dyan. So for security purpose, tinago ko po. So make sure na tama po yan. Pag okay na po ang contact number dyan, ang cellphone number, just click confirm. Just click confirm. Okay, so ngayon magte-text po sa'yo. Magte-text po sa'yo yung system. Ayan po, halimbawa ganito, relief agad. So may nag-text po sa akin, may dumating po sa akin na OTP or one-time PIN or one-time password or one-time PIN code. At itatype ko lamang po siya dito sa space ng OTP. Pagka-type ko po dyan, so para ma-confirm po siya, ang gagawin lang po is itatype ko lang po siya dito. Ayan, OTP, ito yung dumating sa akin. And pag okay na po, just click submit. So, ibig sabihin nito, ayan, okay na, no? So, ibig sabihin pala nito, dapat pag gumawa ka nito, mayroon kang magandang signal para matanggap mo agad yung one-time PIN or one-time passcode. Okay, so pagkatapos yun, tapos na. Hintayin mo na lang ngayon yung magiging sunod na step. Ano man pwedeng i-text sa'yo ng DSWD para sa sunod mong gagawin. Okay. So, hanggang dito pa lamang po yung naging update po natin dito po sa ating Relief Agad application or Relief Agad website sa process po natin sa pagkukuha po natin ng ating Social Amelioration Fund or yung ayuda po natin sa government, yung second tranche po ito, no? Okay, so that's all for now and good luck and God bless and salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe po sa ating pong YouTube channel. Marami po tayong magiging update dito. Marami po tayong magsasaluhan. Marami po tayong ituturo dito. Kaya please click subscribe now. Okay. Bye-bye and God bless everyone.